guys, may copyright ng video mo. And nanghihinaan ka i-delete kasi marami na siyang views, marami na siyang watch. So, meron akong naisip na paraan kung paano magagawa ng solusyon yun. So guys, keep on watching kasi magkakaroon tayo ng tutorial about how to remove those copyrights sa video nyo. Videos and then yung copyright about audios. So tuturuan ko kayo kung paano ko nagawa ng paraan yung video ko na na-copyright and then paano ko siya na-remove. Hi! Hello! Mabuhay! Welcome back sa channel ko. So for today's vlog, magkakaroon tayo ng tutorial about how to remove those copyrights sa video nyo. Kasi nakakapanghinayang naman, diba guys, na nag-earn na ng maraming views, ng maraming watch, shares yung videos nyo. And then, suddenly, meron pala siyang copyright na hindi natin alam. So paano ba natin gagawa ng paraan yung mga bagay na yon? And paano ko na-discover to? Kasi nagkaroon ng copyright yung isa kong video, so hindi ako nakatulog nun. So gumawa ako ng paraan, naghanap ako ng ways kung paano ko ma-edit, matatanggal yung copyright na yon dun mismo sa channel nyo. So imbis na i-delete siya, tatanggalin na lang natin kung saang part ng video yung na-copyright. So guys, eto na yon. So alam ko malaking bagay ito sa inyo, malaking help for those vloggers na nagkakaroon ng problem sa copywriting ng videos. So keep on watching guys. Yun guys, so andito na tayo sa Creator Studio. So kung makikita nyo dyan sa left side, andito yung mga notification bell, and then yung icon ng channel nyo. And then yung views, yung numbers of subscribers, nandiyan din. And then sa left side, makikita nyo yung Creator Studio, Dashboard, Video Manager, Live Streaming, Community, Channel, Analytics, Translation, Transcription, Create, and others. So, pupunta tayo dito sa Video Manager. Yun, okay. So, andito na tayo sa Video Manager, and then naglo-loading na lahat ng videos natin sa channel. So, antayin lang natin yun, ha? Medyo hindi okay yung ating internet. One hour later. So, yan guys. Andito na. Nag-loading na yung mga videos natin. So, paano natin siya ma-edit or paano natin malalaman kung may copyright yung video natin? Syempre, makikita natin yon sa Gmail guys. Kaya always check Gmail kasi doon magsisend yon. Automatically, pag may copyright yung video nyo, magsisend si YouTube sa inyo ng email regarding kung ano ba yung na-copyright sa inyo. Video ba? Sa music ba? Etc. So, makikita nyo yun doon. And then, pag nag-email si YouTube, makikita nyo rin doon yung kung saan part na video na copyright siya guys. So sa pag-edit noon, punta tayo dito guys. Just for example, this one. So yan. So dito guys tayo makakapag-edit. Pag kinlik nyo na yung edit button. So ayan, yung info setting, yung enhancement, audio, end screen card, subtitle, etc. So dyan tayo makakapag-edit. So dito sa info setting guys, ma-edit nyo yung basic info ng channel nyo, which is yung title, yung description, and kung ano-ano pa yung nakalagay dyan. So yan, dyan ma-edit nyo siya dyan. And then sa enhancement naman, dito muna tayo sa audio. Sa enhancement guys. So sa enhancement. Yan. So yan, makikita nyo, diba yan? So sa enhancement, matitrim nyo yung video or just for example, nagkaroon kayo ng copyright sa isang part ng video nyo. Doon kayo na copyright. So pwede nyo siyang itrim dito. Pwede nyo siyang itrim sa pamamagitan nitong enhancement guys.
So, paano mag-dream? Sampulan ko kayo, ha? Hinaan lang natin yun. Ayan. So, para kahit umaandar siya, merong makakapagsalita ako. Just for example, na copyright yung isang part ng video niyo. So, tatandaan nyo lang, guys, kung saang minute siya na copyright or kung saan yung pinaka-start and then yung pinaka-end ng video siya na copyright. So, for example, yan. So, guys, diba nakikita nyo yung split sa baba? Ayan, yung split. So, yan ang gagamitin nyo. Kiklik nyo yan ng double click. Yung form start ng video na na-copyright kayo until the end. So, yun. Just for example, yan. Dito sa, yan. Dito sa part na to na-copyright siya. Or, split. Yan. Yan yung start nun. And then, click ka uli ng isa pa para, yan. So, yan. So, yan, guys. Kuwari, ayan na yung pinaka, na-copyright sa video nyo, and then di ba may nakikita kayong X button yun. Pag kinlik nyo yan, wala na siya sa video, tanggal na siya. Ayun yung purpose nun pag dream. Pag kinlik nyo naman ito, di ba may nakita kayong katabi sa split na clear, ayan, yan. Pag kinlik nyo yan, so babalik yung clip na yon. So ayun yung purpose nun. Okay, ulitin natin, split, mag-ano tayo. Ulitin natin, guys, ha. Nakita nyo ba yung difference, diba, ng split? Kailangan, ano, kung saan lang talaga yung na-copyright sa video nyo, from start until the end, kiklik nyo yon. Okay, wait lang natin, ha, kasi, so, pare, itong part na to. Yan. So, ayan na yung start, diba? Ayan na yung start. And then, yan. So, yan na siya. Matitrim nyo siya. Ayan, na-delete na siya. Tapos, pag kinlik nyo tong done, burado na siya sa video nyo. Mag-wait na lang kayo. Para, done na natin. Wala na siya. Tignan nyo, guys, nababasa yung minutes. Ibig sabihin, tanggal na siya sa video. Gets? Tanggal na siya sa video. Kung gusto nyo naman i-blur yung face, pwede rin. Ito. Click nyo lang to. Okay, wait lang natin. Kung gusto nyo i-blur, ayun, nagpa-process siya. Nakita nyo sa gilid, diba? Ayan. Nagpa-process siya. So, hindi naman natin siya i-blurry, so i-close natin siya. Yan, blurry face. Kung gusto niyo na lang i-blur yung mga video, pwede diyan. So, 'di ba 'yan? Wala naman kasi tong copyright. So, i-cancel natin yung kanina. Yan. So, yeah. So, makikita nyo buo na uli yung video. Di ba kanina, 1 minute and 15 seconds na lang. So, pag dinan nyo siya, ayan, bumalik siya sa video niya. So, 1 minute and 22 seconds. So, ayun yung guys, yung pag-trim ng video nyo. Kung may copyright yung video nyo, guys, ha, ayun yung ano, para hindi masayang yung views and then yung likes. Ano pa ba? And then yung watch ng video nyo, kasi may copyright siya, nanghihinayang kayong i-delete. So, kung kaya namang ma-edit sa mismong channel nyo without losing the views, watch ng video, pwedeng-pwede. Basta gawin nyo lang tong tutorial na to. So, yan, makikita nyo, guys. Andun na ba rin siya? Diba? So, next. Kung ang copyright naman ng video nyo is audio, just for example, gumamit kayo ng audio na hindi licensed sa YouTube, so yun, makaka-copyright yun. So, mag-i-email uli si YouTube sa Gmail nyo. Kaya dapat, guys, always check your Gmail. Kasi andun yung mga important details na sinesend ni YouTube sa inyo. Just for example,
monetize na pala yung channel nyo tapos hindi nyo pa alam kasi hindi kayo nag-check ng Gmail. Dapat always check Gmail. Andun lahat ng notification kung sino yung mga nagko-comment sa video nyo, ano pa ba, kung sino yung mga nagsusubscribe, mga nagsishare. So, lalabas yun lang sa Gmail nyo. Kung ano yung Gmail na naka-connect sa YouTube channel nyo, lalabas yun doon. So guys, dito naman sa audio, so makikita nyo dyan sa baba, ito. Yan yung mga license na pwede nyo i-add sa video nyo. Ibig sabihin, ano siya, legal siya na ilagay sa video nyo. Basta, make sure na tatandaan nyo lang kung saan part yung may copyright sa audio nyo. Just for example, sobrang haba ng video nyo. And then, 5 minutes lang yung copyright. Kasi makikita nyo naman yun sa email kung ilang minutes yung copyright ng kung saang part ng video yung na-copyright. So makikita nyo yun doon. So just for example, kware ang copyright ng video nyo is 2 minutes lang sa part ng gitna, sa part ng middle ng video nyo, 2 minutes lang or 2 minutes something na pwede nyo namang patunga ng music para matanggal yung copyright. So, hanap tayo ng mga 2 minutes. As for example, this one. 2 minutes and 32 seconds. Ito, yan. Yung Falling from Grace. So, pwede natin siyang i-add. And then, so, makikita nyo dyan sa baba yun. So yun guys, diba? So guys, once na napatong nyo na yung music na gusto nyo doon sa video nyo, syempre magsasacrifice yung audio dun sa mismong video. Kaysa naman ma-delete yung video and masayang yung mga views and then yung mga watch. So, much better na patungan na lang natin ang music. Kasi guys, ayun yung mas importante. Kasi ilang minutes lang naman yung na-copyright dun sa video na yun, sa specific video na yun. Kaysa naman, i-delete mo siya and mawawala yung mga views and other watch na nag-gain ng video na yun. Eh, patungan na lang natin ng music. Kasi, saglit lang naman eh. Kung saglit lang yung copyright ng video nyo sa audio or sa music. Pero kung buong video yung na-copyright sa inyo guys, eh kaysa naman mapunta yung kita nun dun mismo sa owner or dun sa pinag-copyrightan ng video nyo, eh much better siguro kung i-delete na lang or kasi pag na-monetize yung channel nyo guys and then kumikita na yung video na yun, hindi sa inyo mapupunta yung kita nun dun sa claimant ng video or doon sa tao na na-copyright niyo yung video, doon mapupunta yung kita nung views noon or yung kita nung video na yun na specific na na-copyright sa inyo. So lagi niyo tatandaan yung guys, pag na-copyright yung video niyo, hindi sa inyo mapupunta yung kita noon. Kumbaga nagamit yung video, specific video na isang tao, para ginamit mo. And then, hindi mo nagawa ng paraan yun para mawala or hindi mo ginawa ng paraan para matanggal yung copyright mo. Dun sa owner mapupunta yung kita, hindi po sa channel. So, tandaan natin yung guys ha. So, yan, sa paglalapat naman yan, makikita nyo dito guys, yan. Ayan yung mga duration ng music na pwede nyong i-add. Kuwari, ito. Try natin ito.
ASMR na rin yung ito. So yan, pwede nyo itong i-adjust. Hanap tayo ng pwedeng i-adjust yung mga saglit lang na video. Ito, 1 minute and 30. Try natin ito. Ngayon guys, so nakikita nyo, yan nakalapat na siya. May pili lang kasi doon. Masasacrifice yung... Nakalapat na siya. Yan, nakita nyo guys, yung midnight dance. Yan, yan, yan. Nakalapat na siya sa video. Kaso masasacrifice nga lang yung audio ng video nyo. Kasi nga ayun yung may copyright na dapat tanggalin. Once na nalapat nyo na yun dyan, napatungan nyo na siya ng video or ng music, isave nyo na. Save changes. So yan nga, para yan na yun. Save changes nyo na. And then save nyo na guys. Kasi pag di nyo sinave, babalik siya sa original niya. Basta pag may nakita kayong mga save dyan, sa taas, yon, isi-save nyo lang siya. Tapos mag-progress siya. So hindi naman natin siya kasi ilalagay. So yun guys, I hope malaki yung natulong ng ginawa kong videos and ang ginawa kong tutorial para maalis na yung mga copyright sa videos nyo. Tsaka always check kung ano yung mga nakaka-copyright na videos para ma-avoid na. And then para hindi na tayo mag-waste ng time kung paano natin i-edit, kung paano natin gagawa ng paraan, yung mga bagay na yon. So guys, thank you so much and don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for future videos na i-upload ko. Thank you!